Tuluyan na pong naging unang bagyo ng bansa ngayong taon ang binabantayang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong Amang na posibleng mag-landfall. Ang update niyan alawin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Ngayon po yung binabantayan natin si Bagyong Amang ay huling namataan sa line 270 kilometers silangan ng Mirac Catanduanes. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na abot na 70 kilometers per hour. At nakatulukuyan kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil sa effect na nitong si Bagyong Amang ay may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal. Signal number 1 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon kasama ang Pulillo Island, Marinduque, Masbate kasama ang Tikaw at Purias Islands, Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Biliran. Kaya asahan po natin yung malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na sa Northern Samar at malalaking bahagi ng Eastern Visayas. At asahan po natin patuloy po yung mga pagulan na mararanasan natin simula ngayong umaga hanggang mamayang gabi. At dahil naman sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Amang, meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Catanduanes or Eastern Seaboard ng Catanduanes, Eastern Samar at Northern at Eastern Seaboard ng Northern Samar. Kaya patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan mga isla. At yung may mga maliit na sakyang pandagat na huwag po muna tayong pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil inaasahan pa rin natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Samantalang yung top 5 heat index naman po natin kahapon ay na-record sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur at 41 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 40 degrees Celsius followed by Dagupan City, Pangasinan, Dumaguete City, Negros Oriental at Masbate City, Masbate at 38 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.